Eto na mga kabasketball, marami na naman tayong updates. Meron tayong breaking news kasi nga nabawasan na naman ng isa pang big man etong ating Gilas Pilipinas at Coach Chot Reyes. Mayroong dalawang pagtutuunan ng pansin dito nga sa mga nalalabing practices nila or training bago magsimula etong World Cup. At si assistant coach Jong Wichiko naniniwala na walang magiging problema etong pagsama na etong si Jordan Clarkson at Kai Soto dito nga sa ating Gilas Pilipinas. Kanina nga mga kabasketball ay ibinalita ng spin.ph na out na nga etong isa pa nating big man na si Poy Era mga kabasketball. Mabigat to kasi talagang kailangan natin ng mga big man ngayon, no? At ayon sa report mga kabasketball, no, ay hindi na nga talaga makapaglalaro or makakasama sa mga practice ng ating Gilas Pilipinas etong si Poy Eram dahil talagang hindi siya pinayagan na ng kanyang doktor. Matatandaan na hindi rin siya nakasama diyan nga sa China dahil sa pananakit ng kanyang tuhod. At ayon nga sa source mga kabasketball ay out na itong si Poy Eram at matindi, no, kasi buwan daw yung aabutin ng kanyang pagpapagaling at aabot pa raw yan hanggang sa pagsisimula nitong PBA season mga kabasketball. Yun nga lang, ang maganda naman kasi dito kahit na nga nabawasan tayo ng big man, nadagdagan tayo ng isang matinding kumbaga maaasahan na big man sa pamamagitan niyan nitong si AJ Edu. Kasi nga mga kabasketball, si Kai Soto, si Junmar Pajardo, saka si Japet Aguilar, matagal na alam natin na maglalaro yan para sa ating national team dyan nga sa World Cup. Pero itong si AJ Edu, although talagang pinapangarap natin na bumalik yung tandem nila ni Kai, wala tayong idea kung gaano pa kalala yung kanyang injury, di ba? Tapos hindi pa ganun kaganda kung sisilipin nyo yung naging performance niya doon sa USNCAA, doon sa Toledo. Tapos ngayon dito sa Gilas, ang ganda ng ipinapakita niya mga kabasketball. So yun na lang, buti na lang mga kabasketball, ganun ang nangyari. At para sa akin ha, suin na itong apat na to, si Kai Soto, si AJ Edu, si Junmar Pajardo, tsaka si Japet Aguilar. Kasi wala, sila na lang talaga yung nandyan. At syempre alam naman natin na talagang solid yung apat na yan. Sa article naman na inilabas ng philstar.com mga kabasketball, bagaman sinabi ni Coach Chot Reyes nung nakaraan na kakailanganin ni Kai Soto na mag-practice para magkaroon ng playing time or mahabang playing time dito nga sa ating Gilas Pilipinas. Kasi syempre, kailangan daw mag-improve ni Kai dyan sa strength and conditioning. Alam naman natin na medyo matagal siyang hindi nakapaglaro talaga ng mga 5-on-5 tapos nagkaroon pa siya ng back injury. Pero ayon naman kay assistant coach Jong Wichiko, walang magiging problema dito nga sa pagpasok na itong si Jordan Clarkson at Kai Soto dito nga sa ating Gilas Pilipinas. Lalo na dyan sa pagsama nila sa sistema, no? Kasi alam na nila yan, nagkalaro na rin si Kai tsaka si Jordan Clarkson. At most likely, karamihan naman sa part naman ni Kai Soto, halos lahat yan naka-teammate niya na eh. Or should I say lahat naka-teammate niya na, lahat ng nandyan sa Gilas Pilipinas. Habang kay Jordan Clarkson, wala tayong pag-uusapan kasi nga NBA player yan. Ayon naman kay Coach Chot Reyes sa report ni Jerry Ramos ng spin.ph, kasi nga nagkaroon sila ng closed door training or practice kahapon mga kabasketball, kasama na nga itong si Jordan Clarkson at si Kai Soto, ay sinabi niya na ang focus niya ngayon kumo kompleto na itong kanyang mga players. Ayon kay Coach Chot, magiging focus niya ngayon itong tinatawag niyang integration at game planning. So most likely mga play na at yung pagsasama-sama, yung kumbaga kung sino-sino yung mga dapat na magkakasama sa isang play or sa mga pagkakataon, saka yung mga gagawin niyang adjustment especially dito sa kanilang mga play ngayong nakarating na nga etong si Jordan Clarkson at Kai Soto. Antabayan na natin yung mga susunod na updates patungkol niya sa ating Gilas Pilipinas. Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless in lahat.